For this episode, ipapakita ko sa inyo yung apartment namin at kalapit na neighborhood. Sa Airbnb nga pala ako naghanap ng matutuluyan namin sa Hong Kong. And as you can see here, medyo pricey talaga yung mga apartment sa Hong Kong. And not only yung mga apartment, pati na rin kasi yung mga hotel, medyo mahal talaga siya. Merong mga mura, kaya lang hindi ko type kasi yung iba dahil alam naman natin ang Hong Kong na maliliit talaga yung space nila. So finally, may nakita ako dito sa Yau Ma Tei. Ito yun. Ayan yung mga pictures niya. Less than 30,000 yung price. At mukhang okay naman siya sa picture. Pakita ko sa inyo yung actual unit. Ito na siya. Ito yung sala na actually dyan ako natutulog, dyan sa folding bed na yan. Hindi naman talaga sobrang laki yung unit, pero sakto lang siya for 5 people. Pakita ko sa inyo yung kitchen, ayan siya. Meron na lahat, may lutuan, merong initan ng tubig, merong microwave, and syempre merong ref din. Meron din siyang mga cubiertos, merong chopsticks. Ang pinaka nagustuhan ko dito actually, napakalinis niya. Walang ipis, walang langgam, walang kahit na ano talaga. Tapos yung mga beddings, walang buhok. Talagang malinis, spotless talaga. Ito yung CR or yung toilet. Malinis din siya pagdating namin. Kaya lang pasensya na kasi nung binivideo ko to, paalis na kami niyan. Pag may makita kayong kalat, amin yun. Ha? Sorry naman. For me, okay na sa akin tong CR kasi may sarili siyang shower enclosure, which is, alam nyo, medyo rare pag nasa hotel kayo sa Hong Kong. Unless nasa 4-star or 5-star hotel kayo nagstay. Yun nga lang, walang debate dito, which is understandable naman. Pakita ko yung view dun sa bintana dito sa may sala. Medyo busy lang yung street na yan sa baba namin. Kaya pag light sleeper ka, baka hindi siguro para sa iyo to. Kasi may mga gumagalaw sa baba sa gabi or sa madaling araw. Kasi nga busy street siya. Kaya yun. Zinung ko lang kasi gusto ko lang pakita sa inyo na merong 7-Eleven na malapit sa amin. Meron siyang dalawang kwarto. So pasukin natin itong isa. Dito nagstay yung dalawang ate ko na seniors. Good for 2 people naman itong bed na to. So magkatabi silang dalawa. May aircon din silang sarili. Tapos inilabas na lang nila yung mga laman ng maleta. Tapos tinatong na lang doon sa parang cabinet. Wala namang reklamo yung dalawang senior ko na kasama. So mukhang okay naman sila dyan. Ngayon naman, pakita ko sa inyo yung kwarto ng anak ko tsaka ano, manugang ko. Yung pinaghagisa ng anak ko ng jacket niya, yan yung bed ko, nasa labas yun, nasa sala. Yan yung loob ng kwarto nila, may aircon din silang sarili. Good for 2 people din naman to, pasensya na, makalat lang. Tapos may mga hangiran din ng mga damit nila, meron ding place para ilagay yung kanilang aleta. Tapos yan yung pwesto ko, tapos naka-aircon din nga pala ako dyan. Sa totoo lang, medyo masikip talaga, kaya lang, kung nag-chunking man din naman ako. Masisikipan din naman kami. Magkakahiwalay pa kami. So, para sa akin, okay na ako. Happy na ako dyan. Ngayon naman, pakita ko sa inyo yung neighborhood namin. Siya nga pala, nasa 7th floor nga pala kami. Tapos, meron dalawang elevator. So, hindi kayo kailangan mag-worry kung may mga kasama kayong mga seniors. Oo nga, nagdala pa ako ng jacket. Pag-gabi na ako, mami, gabi. Una? Oo, pag-gabi na. Saan tayo? Dito tayo, di ba? Hindi ko na maalala. Parang dito tayo nandaan. Pag-gabi pa tayo? Saan ba ang pinakamalapit? Station. Yau Ma Tei Station, Exit B. Ikaw, wag nga tayo dito. Eh, grabe, tingnan mo naman itong Mercedes-Benz. Dito lang ginagawa sa kalsada, oh. Gaya na sabi ko sa inyo kanina, busy street talaga pong nasa baba namin. Ano kasi siya more on yung mga electrical, mechanical. Ayun, parang may mga talyer dyan, kaya lang due to the limited space, dyan sila sa kalsada nagagawa. Ayan yung building namin, tsaka yun yung entrance, yung may arrow. Ang station namin ng MTR, yung Yau Ma Tei Station. Tapos sabi sa Google Maps, 400 meters daw yung station from the, ayun, yung aming building. So, pag nilakad mo siya, hindi naman siya talaga super layo. Actually, parang mga siguro mga 3 hanggang 4 na kanto. So, kung wala naman kayong kasamang mga seniors or yung may mga limited mobility issues, pwedeng-pwede naman din kayo dito. Hindi naman kasi siya talaga ganun kalayo. Medyo challenging lang kasi talaga siya para sa amin kasi may kasama kami na nagwi-wheelchair. Tapos yung kalsada pa, yung semento, yan o, makita nyo, parang hindi siya pantay-pantay. Itong area na
to, itong buong neighborhood na to, actually okay siya. Safe naman siya kahit gabi. Kasi nga, diba sabi ko sa inyo, busy street ito eh. Malapit kami sa fruit market. Tapos, yung mga nakikita nyo yan, o diba yan, oh, yung mga shops dito, mga stores, maraming tao palagi. So, para sa akin, okay siya. Kasi nga, number one, safe dahil matao. And number two, okay din kasi marami kaming nadadaanan dito ng mga restaurant, mga kainan, bilihan ng pagkain. Ito naman, siguro mga 1 to 2 blocks away from the apartment, meron ditong bus stop. Hindi namin na-try itong bus stop na to, pero baka kayo ma-try nyo. Ito yung bus stop, yan, yung may arrow. Malapit nga pala din to dun sa kinainan namin na okay din naman yung pagkain. May restaurant kasi dyan. At saka ayan, no, meron parang supermarket. Hindi ko siya na-try eh, pero mukhang okay siya, oh. Sayang nga eh, sana dyan na lang ako bumili ng mga biskuit-biskuit. Mahilig pa naman ako mag-supermarket pag gumagala kami. So after mga around 5 to 10 minutes, yan, mararating nyo na yung Yamatay Station na good thing merong lift. Siya nga pala, bukod sa mga kainan, mga supermarket, bakery, dun sa neighborhood na yon meron ding mga money changer dun. Pakita ko lang sa inyo itong exit B ng Yamatay Station kasi malapit dito yung tindahan ng dim sum. Ayan o, ang sarap kasi. Pag nandito kayo, try nyo to. Puro take out lang nga pala sila. Dalawang beses kaming umorder dito. Ang pinaka nagustuhan ko dito yung siomai at saka yung kwapaw. Sabi ni Google Maps, 400 meters daw from Yamatay Station to our Airbnb. So, eto na yung review ko, aming Airbnb. So, I gave it 4.5 stars out of 5 stars. All in all, okay naman talaga siya. Kaya lang, ang issue ko lang, medyo malayo lang kasi nga meron akong kasama na naka-wheelchair. Pero sa totoo lang, it's a steal talaga kasi ang linis niya. Tapos lahat naman ng kailangan mo nandoon na, may kitchen ka pa. Hindi naman siya sobrang masikip. Kasyang-kasya naman kaming lima. Yun nga lang, yun lang talaga yung medyo malayo talaga siya from the station. May tinutulak din kaming wheelchair. So, yun lang. I hope nagustuhan mo tong ating Airbnb review. At kung di ka pa nakasubscribe, I hope you consider subscribing. Thank you for watching. Paalam!